sa punong himpilan ng People's Television Network. Narito na ang isang oras ng komprehensibong pagsisiyasat at paglalahad ng katotohanan sa mga kontrobersya at usapin ng lipunan. Sa pangunguna ng broadcaster na si Cesar Soriano. Samahan siya sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon na papanahong balitaan at malalimang pakikipagpanayam. Dito lamang sa Issue One-on-One. Dito sa ating bayan, palaging may pinag-uusapan. Ano, saan, bakit, sadyang may nagtatanong. Ako po si Cesar Soriano at samahan niyo akong mag-usisa dito sa programang Issue One-on-One. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga balita? Saan bang panig kailangan mas maniwala? Tunay ngang Pinoy na Pinoy. Dahil sa bawat issue, tayo ay naging interesado. Masaya ako dahil na-witness ko yung na-witness ko today. Congratulations once again and may your stride increase. Congratulations, Sorelco! And definitely, I will come back. Sa higit 7,000 pulo ng bansa, may isang natatanging isla na kinakumalingan ng maraming banyaga. Surfing capital of the Philippines, yan ang naging bansag sa isla. Ngunit higit pa sa nagtataas ang alon at kamanghamanghang likas na anyo, may bibida ng islang ito ang mga istorya ng pag-asa. Ito ang isla ng Siargao. I love Siargao. Hey, my name is Jacob and I love Siargao. Matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Mindanao, unang nakilala ang Siargao Island dahilan sa pagiging perpektong lokasyon nito pagdating sa surfing. Kaharap kasi nito ang karagatang Pasipiko, kaya ang alon dito talaga namang nakapaninindig palahibo. Nang dahil sa Siargao, umusbong ang extreme sport na surfing sa bansa na talaga namang kinahiligan ng maraming Pinoy. Dito sa Cloud 9, isa sa mga surfing spots ng isla, madalas na nagpupunta ang mga makikilig sa surfing. Katunayan, isa ang Cloud 9 sa itinanghal na World's Best Surfing Spots ng iba't ibang international magazines at travel sites. Sa paglago ng industriya ng surfing sa bansa, ito ang naging pangunahing pangkabuhayan ng maraming lokal. Malaking bagay naman para sa mga local surfing shops ang pagdagsa ng mga surfer sa Cloud 9. Pag example sa isang araw, depende po lang yun sa kung gaano karami yung tao. Kung example, kung marami yung kita namin, medyo malaki-laki lang po yung sakto lang pambili ng rice and fish. Bilang tugon naman sa lumalaking bilang ng turista sa nasabing lugar, tinitiyak ng mga lokal ang mahigpit na pagmomonitor sa estado ng kapaligiran. Gusto namin yung hindi makatulad sa ibang lugar na ako kahit ibang lugar na pinupuntahan ko na po dahil nakita ko yung beach nila. Parang hindi sila safe dahil maraming plastic, pero sa amin dito pinupuntahan po namin yung Cloud 9 para hindi po namin makatulad yung sa ibang lugar na madumi. Kung may pinaka-iconic na landmark man ang Siargao, dito yan sa Cloud 9 matatagpuan. Ito ang Cloud 9 Pier, isang mahabang tulay na yari sa kahoy ang daraanan para makarating sa naturang pantalan. Pagdating sa dulo, sasalubong ang tatlong palapag na viewing platform na magandang pwesto para matanaw ang Cloud 9 waves. Perfect spot din ito para sa sunset watching. Isa lamang ang Cloud 9 sa madalas bisitahin ng mga turista sa Siargao. Bagamat isang isla, 9 na bayan ang nasasakupan nito. Ang bayan ng Burgos, Dapa, Del Carmen, General Luna, San Benito, Pilar, San Isidro, Santa Monica at Socorro. Ang buong isla ay bahagi ng probinsya ng Surigao del Norte, gaya ng iba pang bahagi ng bansa. Makikitaan ito ng puti at pinong buhangin sa baybayin, makapigil hiningang lagoons at ang malawak na plantasyon ng coconut trees sa magkabilang gilid ng daan ito.
Bukod sa dalampasigan ng mainland Siargao, magandang sadyain din ang ilan sa maliliit na islang nakapaligid dito. Una na riyan ang Corregidor Island, lula ng isang bangka. Tinungo ng aming grupo ang Corregidor Island o kilala rin bilang Kasulian Island. Sakto sa aming pagdating, sumalubong ang kamanghamangang sunset at ang tila musika sa tenga na paghampas ng alon sa dalampasigan nito. Sa tahimik at kalbado nitong kapaligiran, tiyak na ma-e-enjoy ng mga turistang nais mag-relax ang Corregidor Island. Isa pa sa pinakamagandang islang matatagpuan sa paligid ng Siargao ay ang Daku Island. Habang papunta sa lugar, una kaming namangha sa kakaibang asul na kulay ng tubig. At sa sobrang linaw ay halos tanaw mo na mula sa ibabaw ang ilalim ng dagat. Malapulbos sa pagkapino at pagkaputi naman ang buhanging nakakalat sa baybay ng Daku Island. Mapalukal man o banyaga, saan ka man lumingon, may turista sa paligid ng isla. You are thinking about paradise and then you come here and it's real. It's like the water is insane, it's really clear, so it's just beautiful. And then you have palm trees everywhere, it's just relaxing. And it's kind of unique, I would say, because it's so clear. When we were on the boat here, you could, even though you're far out from the shore, you can see all the way down to the bottom. Grabe yung pagka-blue ng water. Gatorade blue. Yes. Iba yung blue talaga. Different talaga yung feeling. I've been to other beaches and other islands, pero iba yung dating ng Siargao. Bagamat malayong isla, mayroon ding mga lokal na naninirahan sa Daku. At dahil sa pagdagsa ng turista sa kanilang lugar, nagkaroon sila ng sustainableng hanap buhay. Progresibo talaga ang pag-boom ng turismo dito sa Siargao dahil lahat nakakasaganahan sa buhay o marami nang nagkaroon ng trabaho. Samantala, isa rin sila sa unang naapektuhan ng pagpasok ng pandemya sa bansa. Matagal ding natigil sa pagtanggap ng turista ang Siargao upang maiwasan ang pagpasok ng virus. Kaya naman tumanlay din ang pamumuhay ng maraming lokal na nakadepende sa turismo. Matatagalan man bago bumalik sa normal ang tourism sector ng Siargao, nakita rin itong pagkakataon upang bigyang pansin ang mga pangangailangan ng mga lokal at ng inaasang bugso ng turista. Sa pagangat ng tourist arrivals, isa-isa na ring nagsulputan ang iba't ibang hotels, transient houses at resorts. Binigyang prioridad din ang pagpaparami ng transportasyon at mga essential establishments, gaya ng grocery stores at bangko. At bilang isla, marahil palaisipan para sa marami kung paano maipaabot ang isa sa mga basic needs ng modernong mundo, ang kuryente. Ngunit dito sa Siargao, higit 3 dekada nang nakalipas mula nang umusbong ang biyaya ng elektrisidad. Itinatag noong 1979 ang Siargao Electric Cooperative ang naatasang magpalaganap ng kuryente sa buong isla ng Siargao at sa kalapit na isla na Bukas Grande Island. Sa bisa ng Presidential Decree No. 269 sa ilalim ng National Electrification Administration, ang Siarelco ang naging 114 na electric cooperative na naitatag sa bansa. Mula nang maorganisa, ilang taon din ang inabot bago tuluyang nakapagpailaw ang Siarelco sa mga tahanan ng isla. Dito sa munisipyo ng Siargao, halos 60% ng electric consumptions ay galing sa tourist establishments. 100% ng mga kabarangayan ay napailawan na, pati ang mga kasulok-sulukan mga sityo ay napailawan na rin. Gaya ng iba pang institusyon, dumaan din sa butas ng karayom ang pagsasabuhay nila sa adikaing pailawan ang bawat sulok ng kanilang nasasakupan. At makalipas ang higit 30 taon, malaki na ang ipinagbago ng pamumuhay sa Siargao Island. Salamat sa kuryenteng hatid ng Siarelco. Tinaguriang the surfing capital of the Philippines, ang Siargao ay patuloy na dinadagsa ng mga surfers hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi pati na sa buong mundo. At dahil sa pagiging top tourist destinations nito, isang malaking responsibilidad ang hinaharap ngayon ng Siarelco para matugunan ang kinakailangang enerhiya para sa mga isla nito. Sa pagsisikap ng Siarelco, napailawan na rin ang ilang island tourist spots sa kanilang coverage area, gaya na lamang dito sa Barangay Daku. At dahil nakahiwalay sa mainland Siargao,
tinawid ang kable ng kuryente sa pamamagitan ng submarine cable system. Umaabot sa 4 kilometro ang layo mula sa mainland Siargao papunta sa isla ng Dako. Sa karagatang ito, nakalatag ang submarine cable na tinatayong umaabot sa 53 million pesos. Ayon sa Sharelco, on target naman daw sila para sa rural electrification program ng pamahalaang Duterte. Wala nang mapailawan, sumibol ang bagong pag-asa para sa mga taga-Dako. Sa tulong ng kuryente, napadali ang maraming hanap buhay, gaya ng paggawa ng mga bangka ni Tata, isang residente ng isla. Mas maganda talaga ngayon na may kuryente na. Hindi kagaya dati na ano, magtrabaho ako, ano, mabigat talaga kasi walang kuryente. Mano-mano yung ginagawa ko na ano, katam talaga. Naingganyo ring magtayo ng maliliit na negosyo ang mga lokal dahil sa pagkakaroon ng access sa elektrisidad ng isla. Dati, bumibili lang kami ng halimbawa sa yelo sa negosyo namin. Bumibili lang kami sa bayan. Ngayon, may sarili na. Halimbawa sa paninda namin, marami nang naitulong kasi yung may sarili na kaming kuryente, nakabili na kami ng ref. So malaki talaga halaga na nagkakaroon ng kuryente dito. So anong pagbabago nung dumating yung submarine cable nandito, Tapela? Anong pagbabago nangyari sa isla ninyo? Malaking pagbabago talaga, sir. Unang-una, mas dumami pa po yung mga bisita o mga turista na pumunta dito. Huh? Yung party naman po sa pamumuhay namin, medyo hindi na katulad ng dati na mahirap. Pero ngayon, masasabi na namin na okay na. Para sa mga turistang sina Jed at Kiel, malaking bagay ang pagkakaroon ng kuryente sa isla upang mas mapagaan ang kanilang pagbabakasyon. But for me talaga yung electricity, matulong talaga for the even the community itself yung mga natira dito. As well as yung mga tourists na pupunta. Kasi mas convenient for them. And syempre, kahit hanggang gabi, magkakaroon na ng life dito compared sa usually you're gonna go back to the city na maaga. We stay the night, it would be nice if there are gonna be lights. So syempre, we don't wanna charge your phones. I mean, you have power banks, very different. It'll help with the coordination also with the mainland. Maraming salamat po sa Cheryl ko, sa ilaw na pinaano dito sa amin. Malaking tulong po ito sa amin. Sana marami pang matutulungan at mabibigyan ng mga barangay na at isla na katulad namin na nangangailangan ng ilaw. Nagbunga ang pagpupursigi ng Sharelco na magbigay ng mabuting serbisyo sa mga member consumer owners nito. Sa mga nakalipas na taon, kabi-kabilang parangal ang natanggap nito, partikular na mula sa National Electrification Administration. This is a Hall of Famer electric cooperative. Nagiging Diamond Award din na to. Ako din ay Diamond Award din na. Nang niya, aside doon sa mga okay. NGOs na nagbibigay sa akin. Mabigat ding patunay sa pagsusumikap nito ang tinatamasang mababang presyo ng kuryente na katunayay isa sa mga pinakamababang presyo sa bansa. Ang sinisingil naman ng mga electric cooperatives ay 3 charges lang out of almost 15 charges na nasa electric bill natin. So, yung ano ay pinagkasya lang dahil we are non-stock, non-profit. So, ang tawag ho sa rate methodology na ginagamit ng Energy Regulatory Commission sa amin ay cash flow methodology. Ibig sabihin, kung 1 peso lang yung cost sa pagbigay mo ng 1 kilowatt hour doon sa isang customer, exactly 1 peso lang. Higit pa sa pagpapaganda ng kalidad ng kuryente at pagpapababa ng presyo, tinatahak ng Sharelco ngayon ang direksyon na lalong magpapatibay sa kanilang relasyon sa mga member consumers. Lalo pat sa panahon ng pandemya at maugong na balitang panggigipit sa mga electric cooperatives gaya ng Sharelco, nais nila na ipabatid sa mga consumer ang tunay na nangyayari sa loob ng kanilang kooperatiba. Kaya naman, isang makabuluhang programa ang nabuo upang mapalapit sa mga tunay na may-ari ng kooperatiba. Ito ang pagtatayo ng sarili nilang FM radio station. Sa pangunguna ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PhilReca at ng Great Czar Media Productions, nabuo ang pangarap na magkaroon ng sariling radio station ang mga electric cooperatives sa bansa. Taong 2019, nang magsimula ang negosasyon sa pagtatatag ng sariling radio stations na pangangasiwaan ng mga electric cooperative na tatawaging Radyo Kidlat.
Radyo Kilat. Ilang kooperatiba ang agad na kumasa sa hamon, lalo't batid nilang malaking bagay ito sa pagpapabuti ng kanilang serbisyo, kabilang na ang Siargao Electric Cooperative. At matapos ang ilang mga buwan, tuluyan ng naisakatuparan ang proyekto na magbibigay boses sa libu-libong residente ng Siargao. Isyu One-on-One. Napapanahon. Base sa pinakaunang tala, punta ng COVID, iba't ibang mga hakbang, umano ang kanilang isinasagawa. Patas at tapat na paglalahad. Ang kanilang misyon. Pagbabalitang may malasakit sa mga mamamayang Pilipino. Ang mga economic enterprise projects, sa pagpapatupad ng mga water system projects, bago pa man bumagsak ang tubig dito sa Australia waterfalls. Sa gitna ng maiinit na isyu ng bansa, katotohanan at responsableng pamamahayag. Yan ang hatid ng isa sa mga nangungunang broadcast journalist ng bansa na si Cesar Soriano. Sa kanyang paglalakbay sa bawat sulok ng bansa at sa pagtuklas sa mahalagang pangyayari sa ating lipunan. Dito sa Magandang Gabi Pilipinas. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi, dito lamang sa PTV. Saan mang panig ng bansa, pag-unlad ang hangad. Kaunlarang hudyat ng mas malawak na oportunidad at mas masaganang hinaharap. Kasama ang mapagkakatiwalaang broadcaster na si Cesar Soriano. Tunghayan ang isang oras na pagtuklas sa mga reform at pagbabago sa bawat sulok ng bansa na nagbigay ginhawa at pag-asa sa mga mamamayang Pilipino. Unlad Pilipinas. Sa punong himpilan ng People's Television Network, narito na ang isang oras ng komprehensibong pagsisiyasat at paglalahad ng katotohanan sa mga kontrobersya at usapin ng lipunan. Sa pangunguna ng broadcaster na si Cesar Soriano. Samahan siya sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, napapanahong balitaan at malalimang pakikipagpanayam. Dito lamang sa Issue One-on-One. Sa maraming pagkakataon, marami ang naguguluhan. Maraming version kasi ang lumalabas sa bawat issue. Mga kwentong kailangang ipaliwanag upang may maging basehan sa ating pag-arap sa lipunan. Sa Pilipinas, mahalaga ang papel ng radyo upang masigurong nakakarating ang mga mahalagang impormasyon at balita sa mga pamayanan. Nang dahil sa di kamahalan nito at accessible sa maraming tao, masasabing radyo ang medyang pangmasa. Nakita ng mga electric cooperative sa bansa ang malaking potensyal ng radyo sa pakikipag-ugnayan sa mga member consumer owners at ang papel nito sa kaunlaran ng iba't ibang lokal na komunidad. Kamakailan lang formal nang nagbukas ang unang radyo ng mga kooperatiba sa Zambales noong May 2021. At ngayong Hunyo, may bagong radio station ang mga electric cooperatives na maririnig naman sa isla ng Siargao. Ito ang Siarelco Radyo Kidlat 98.5 FM. Ilang araw pa lang ang nakalipas, naganap ang isang malaking programa sa main office ng Siargao Electric Cooperative. Dinaluhan ito ni Presidential Communications Operations Secretary Martin Andanar at ng Administrator ng National Electrification Administration na si Edgardo Rama Masungsong. Kasama rin sa programa ang mga opisyal ng Siarelco, kabilang na sina General Manager at Assistant Minority Leader Congressman Sergio Dagoop ng APEC Party List, Board of Directors sa pamumuno ni President Henry Dulgimi, ilang kawani mula sa iba't ibang sangay ng kooperatiba at ng mga kinatawan ng member consumer owner organizations. Bago umpisahan ang programa, isang awiting panalangin ang handog ng tawag ng tanghalan grand finalist na si Giovanni Satera. Sa panimulang pananalita,
ng presidente ng kooperatiba na si Director Henry Dolgime. Walang mapagsidlan ang kanyang kasiyahan sa nangyaring okasyon. Ayon sa kanya, isang tagumpay ang pagbubukas ng radio station ng Sharelco. Maraming salamat na sa wakas, isinilang din sa sinatupunan ng Sharelco ang isang FM radio station na marinig first time sa buong isla ng Siargao. At isang malaking dagdag tagumpay ito sa Sharelco upang lalo pang mapabilis ang paghahatid ng serbisyo. Mahalagang mahatid na mabilis ang mga mahalagang impormasyon mismo sa harapan ng ating mga member, consumers, owner. Binigyang diin ni Dolgime ang halaga ng radyo di lamang sa Sharelco kundi sa buong Siargao. Kanya ring ipinaabot ang pasasalamat kay Nea Administrator Edgardo Masungsong at Congressman Dagoog sa kanila mga pagsisikap at hakbang sa pagpapatayo ng radio station na ito. At maraming salamat sa ating Supremo Edgardo Masungsong sa kanyang inisiyatib na dapat magkaroon ng sariling radio station ang lahat ng electric cooperative sa buong bansa dahil sa efforts ng ating apik congressman na si G.M. Dagi, walang imposible. Isang kanta na binuo at sinulat ng Great Zara Media Productions ang inalay ni Giovanni Satera sa lahat ng mga dumalo. Ito ay ang theme song ng programang Unlad Pilipinas. Sa inspirational message ni Congressman Dagoog, hinimok niya ang bawat miyembro ng kooperatiba na maging matapang para sa mga marami pang hamon sa kanilang kooperatiba. Because our administrator believes that through effective communication, we can strengthen our relationship with the member consumer owners. This is also a medium so that we can extend assistance to our local government units, especially during calamities. Sa mensaheng ipinaabot ni Administrator Edgardo Masungsong ng NEA, kanyang isinaad ang kahalagahan ng Kidlat News Channel at pagkakaroon ng malawakang network ng mga radio stations sa pagpapabuti ng kabuhayan ng sambayanan, lalong-lalo na sa pagkamit ng Rural Electrification Program. It's a massive information and education campaign kining radio station. Masinsinang pinakinggan din ng lahat ng dumalo ang mga salitang ipinahayag ni Secretary Andanar kung saan kanyang sinabi ang importansya ng Radyo Kidlat sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Radio is the best communicator. It reaches the farthest end of its frequency depending on the kilowatt power that is used. Nonetheless, radio is extensive enough for the targeted listening public within its scope. My personal and official congratulations, therefore, go to the member consumer owner group or the MCOG that is inaugurating their own FM radio station today here in our beautiful island of Siargao. The Siargao Electric Cooperative through this FM radio station will be delivering not just public awareness but also public service. Ayon din kay Andanar, naipakita rin ang kahalagahan ng radyo sa pagresponde sa pandemya at iba pang krisis sa bansa. With a pandemic that drains our efforts in containing the COVID-19 virus and its threatening variants, a radio station devoted to the members, consumers, and owners group is vital in saving and keeping lives secure and healthy. Ang naturang programa ay dinaluhan ng maraming mga aktor at mga awit sa industriya. Isa na rito ang tawag ng Tanghalan Kids Grand Champion John Clyde Talili
na ilang beses ding umakyat sa entablado at tinarana ang mga dumalo ng mga awiting pag-ibig. Umakyat din sa entablado ang respetadong aktor na si Mon Confiado. At rinig na rinig ang malalakas na sigawan sa pagbisita ng box office king at crush ng bayan na si John Lloyd Cruz. Ready for broadcast na talaga ang Radyo Kidlat dahil kumpleto na rin ang radio booth at equipments ito. Nabigyan na rin ng training ang mga kawanin ng kooperatiba kung saan kanilang natutunan ang iba't ibang mga tips and skills sa broadcasting. Matapos ang programa, naganap ang isang blessing ceremony sa pangunguna ni Father Haduluco. At sa araw rin yun, ginanap ang inaugural broadcast ng Sherelco Radyo Kidlat 98.5 FM. Una nating nakapanayam, Senia Administrator Edgardo Masungsong. Ang unang-una niyong impresyon sa pagpasok at pagkakita nitong radio station ng Sherelco? Impressive, Direk Cesar, no? Mm-hmm. Marami kasing kwento na simple lang ang radio station na itatayo ng mga electric cooperatives. Mm-hmm. Pero nung makita ko ang radio station na ito, unang-una yung radio room na inihanda ng Sherelco, wow! Mm-hmm. Pagpasok mo sa loob, really state of the art. Mm-hmm. At in preparations, tinatawag mo na Kidlat News Channel. Mm-hmm. No, na Radyo Kidlat Sherelco 98.5 FM ay hindi lang panglokal. Mm-hmm. This will be connected to the national government, mm-hmm, to the national level. Gusto ko lang itong gamitin ang pagkakataon nito. Kung meron kayong mensahe sa lahat ng mga konsumante sa buong Pilipinas, member consumer owners, electric cooperatives, of course, ang sambay ng Pilipino mula po sa National Electrification Administration na kailangan nilang malaman. Mula sa administrator ng National Electrification Administration, ako po ay nagsasabi na kailangang itaguyod natin ang rural electrification program through the electric cooperatives in the country by realizing the objectives of protecting the gains of rural electrification. And in order to protect that gains is to sustain the existence of the electric cooperatives. Because by doing so, you are protecting, promoting the rights and interests of the electricity consumers. Nagpaunlak din ang panayam si Sherelco General Manager at Congressman Seryo Dagoog. So how can we say that you've been a partner to development, that Sherelco is indeed a big partner sa recovery efforts natin ngayon ng ating gobyerno? Kasi galing tayo sa pandemic. Paano ang asahan ng ating mga mamamayan? Pinaghandaan na namin yung pagbabalik ng turismo. Kaya ongoing ngayon yung upgrading ng aming substation. Mm-hmm. Dati kasi 10 MVA lang yung substation namin. So you're expecting talagang tataas na? Yes. Talaga. Mm-hmm. Nakasuppress yung load namin. Yes. Nakasuppress. Uh-huh. So, kumbaga, kung sa tao pa, nakabuntong hininga lang. So pag balik ng hininga, talagang magsishoot up yon. So kaya habang hindi pa yun nangyayari, ina-upgrade na namin. Congressman, how useful is Radyo Kidlat Sherelco sa tinatamasa nyo at inaasam na tagumpay para sa inyong operasyon? Ito yung magiging additional support dahil kung hindi fully informed, fully aware yung mga may-ari ng Sherelco na siya ding mga consumers, baka hindi namin ma-maintain yung 100 collection efficiency. Sherelco is playing a vital role for the economic development of Siargao Island, which in general can contribute to the national growth. So alam namin gaano kahalaga yon. Kaya plinano namin mabuti na maintindihan ng lahat. And this FM station, no,
can help a lot para maabot namin yung vision namin na magtutulong-tulong lahat, maintindihan nila ano yung ginagawa ng gobyerno. Isa rin sa mga piling guest ng programang alkalde ng bayan ng Del Carmen, Mayor Proserpina Matugas Coro. Why are you saying maganda? Pagpasok niyo dito sa radio station, anong pakiramdam niyo? Anong naglalaro sa isip niyo? Kasi po yung ano, yung Municipality of Del Carmen, may radio po kami. Mm-hmm. At yung radio namin, ginagamit namin yung within the 20 barangays, okay, pagkakarating yung radio namin station. Ginagamit namin yun kung mayroon kami mga programa na ilalunch, yung mga balita galing sa national, etc. Mayor Poro, gusto ko lang malaman yung expectation ninyo sa Sarelco FM station at ano yung pananalangin ninyo para sa ikakatagumpay ng ganitong klase mga proyekto. Sana po, sana tuloy-tuloy na po, sana suportara ng gobyerno, not only by the government, pero kasama na yun ang mga suportara ng mga tao para naman matuloy. At wala, sanang gagalaw ng mga, alam mo na, minsan yung mga tao natin, mayroong iba-ibang iniisip, ganun. Sana naman na ito, tulong-tulong tayo lahat. Base sa pinakaunang tala, ang tanang COVID, iba't ibang mga hakbang, umano ang kanilang isinasagawa. Patas at tapat na paglalahad. Ang kanilang misyon. Pagbabalitang may malasakit sa mga mamamayang Pilipino. Ang mga economic enterprise projects. Sa pagpapatupad ng mga water system projects bago pa man bumagsak ang tubig dito sa Australia waterfalls. Sa gitna ng maiinit na isyu ng bansa, katotohanan at responsableng pamamahayag. Yan ang hatid ng isa sa mga nangungunang broadcast journalist ng bansa na si Cesar Soriano. Sa kanyang paglalakbay sa bawat sulok ng bansa at sa pagtuklas sa mahalagang pangyayari sa ating lipunan. Dito sa Magandang Gabi, Pilipinas! Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi, dito lamang sa PTV. Saan mang panig ng bansa, pag-unlad ang hangad. Kaunlarang hudyat ng mas malawak na oportunidad at mas masaganang hinaharap. Kasama ang mapagkakatiwalaang broadcaster na si Cesar Soriano. Tunghayan ang isang oras na pagtuklas sa mga reform at pagbabago sa bawat sulok ng bansa na nagbigay ginhawa at pag-asa sa mga mamamayang Pilipino. Unlad, Pilipinas! Sa punong himpilan ng People's Television Network, narito na ang isang oras ng komprehensibong pagsisiyasat at paglalahad ng katotohanan sa mga kontrobersya at usapin ng lipunan. Sa pangunguna ng broadcaster na si Cesar Soriano. Samahan siya sa paghatid ng makabuluhang impormasyon na papanahong balitaan at malalimang pakikipagpanayam. Dito lamang sa Isyu One-on-One. Sa kauna-unahang pagkakataon, sumahimpapawid ang Sarelco Radyo Kidlat 98.5 FM radio station. Lalong nagdiningning ang opisyal na paglo-launch ng istasyon dahil sa pagdalo ng ilang personalidad mula sa entertainment industry. Pinangunahan kasi ito ng multi-awarded actor at ang nagbabalik sa showbiz na si Mr. John Lloyd Cruz. Sa ginanap na exclusive interview, game na nagpaunlak ng panayamang matini idol para sa ceremonial broadcast ng Radyo Kidlat 98.5 FM. Kasama pa rin natin ang buong puwersa ng Siargao Electric Cooperative, kasama ang kanilang GM, ang kanilang mga board of directors,
sa pangunguna ng kanilang presidente at of course mga ilang guests na hanggang ngayon ay kasama pa rin natin. And so at this point, ladies and gentlemen, ito na po ang ating pinakahihintay, walang iba po, ang ating best actor ng Philippine cinema, ang pride ng Great Star Media Productions, walang iba kundi si Mr. John Lloyd Cruz. John Lloyd, magandang hapon sir. Magandang hapon, Dr. Cesar. Thank you for having me. Sobrang congratulations. Medyo napagod kaya ata, dinubog ka sa labas. Wala yun, pero kung ano yung nag-transpire today, grabe, congratulations. Mm-hmm. Grabe. You seem so overwhelmed. Saanong hugot na yan? Hindi, natutuwa lang ako direct dahil masayang-masaya ako dahil na-witness ko today. All the speeches delivered by the notable names. Alam mo, na tinutukan kita kanina kasi you were so focused doon sa mga activities. Eh, John Lloyd Cruz, dapat pinapanood dito yung mga talagang bonggang mga presentation. But to the speeches and to the numbers, medyo naaliw ka talaga. What did you feel that moment? Direk, kasi ibang panahon ngayon eh. Uh-huh. Diba? Nasa ilalim tayo, nakapaloob tayo sa isang crisis. Uh-huh. Iba yung panahon. So, yung dalawang bata kanina, yung isa hindi na bata yun. I mean, para magpakita ka ng ganong tapang, okay, ganong presensya sa stage. Hindi, bihira yan, especially sa panahon ngayon. Uh-huh. And mapahilera ka dun sa, okay, sa table kanina and ma-witness mo kung ano yung ginagawa nila, kung paano sila magsalita, and kung paano nila encourage yung mga tao, and kung paano nila dalhin yung mga tao, okay, sa mga adhikain nila. Mm-hmm. Yun lang, the very fact na inimbita mo ako at napasama ako doon, John Lloyd, this is this is our second engagement. Remember, you were there in our inauguration sa Zambales Electric Coffee Brand, Kidlat. Mm-hmm. Now, you're here sa Sherelco. Talagang inabangan ka nila. Bakit hindi mo sila binigo? Kung hindi ako nakarating dito, ako yung mabibigo. Oo, kasi iba yung tuwa ko kanina, ha? Especially habang tumatakbo yung programa. And this is your first time to visit Siargao, right? Yes. Nung palibot-libot ka kayo na sa airplane, parang ang tagal nyo nag-land kasi madilim ang paligid. What was your feeling? What did you see dito sa baba? Yung mga bakawan, yung talagang blue na blue na dagat. What was in your mind then? Binibilang ko yung mga lugar na alam kong hindi mapupuntahan this trip. Okay. Kasi medyo eat and run tayo, no? Uh-huh. But si Secretary Martin invited me to come back. Hindi pa nga kami nakakaalis. May mga plano nang bumalik. Okay. And definitely, I will come back. Uh-huh. And sana pagbalik ko, I can witness yung the real energy of Siargao. Uh-huh. So what's your impression sa Siargao? There's so much to discover. Mm-hmm. First time ko, like you said. Mm-hmm. And lahat, narinig ko lang, nakita ko lang sa social surfing ka na? Marunong ka ba mag-surfing na? Sabi ko sa'yo, di ba? Nag-audition ako dun sa isang pelikula. Malit ang chan mo eh. Ang abs ko nasa likod kasi. Okay. But I have yet to discover the real beauty of Siargao. Marami nag-aabang. Ano bang discussion ang i-discuss ni Direk Cesar kay Chan? But you see, you're coming here in Siargao, that's promote tourism. Kasi, di ba, unti-unti na mabalik. And do you still believe na babalik ang dating sigla ng turismo dito sa Siargao? Even stronger. Uh-huh. Why? Lahat ng tao, lahat ng tao biglang kinat yung yung kalayaan na makabiyahe, okay, yung kaligayahan na makarating sa bagong lugar. Mm-hmm. Ang daming naputol. Mm-hmm. So lahat 'yon nakahang ngayon. Mm-hmm. And can you imagine kung maibalik 'yon, mag-open ang tourism on a full blast level? Mm-hmm. Can you imagine all the energy na papasok dito at lalabas dito, tangay-tangay ang ganda ng Siargao? You know what, John Lloyd? Ang daming nawalan ng trabaho, bagsak ang turismo. And you can just imagine, maraming mga taong nagugutom. In these times of difficulties na parang ang hirap-hirap ng ekonomiya, maraming nahihirapan, ano yung gustong-gusto mong makita sa mukha ng mga tao sa gitna ng kanilang pagbangon? Kilalang-kilala ang lahi natin. Naka-attach yung lahi natin sa word na resilience. Mm-hmm. Kitang-kita mo naman, kaya lang talagang ibang dagok to. Mm-hmm. Talagang maraming tao rin talagang walang-wala. Mm-hmm. And isa sa nakikita ko ngayon is yung
yung kagandahan na handang magtulungan naman lahat. Nagtutulungan naman lahat. Nag-aabutan ng kung anong meron. I can tell you about yung mga ayokong makita, gaya ng hindi mo rin maiiwasan na yung mga tao ngayon talagang gusto nilang mag-save. Okay. Para sa kanila, para sa kanilang pamilya. Pero huwag tayong magdamot. Okay. 'Di ba? Susubo na lang natin, bigay natin kung kailangan. Kasi isang pinatunayan nitong nangyayari ngayon, wala tayong pang maaasahan kundi isa't isa. Maraming salamat. That's so touching, John Lloyd, no? Pareho lang naman tayong nakakaranas ng iisang bagay. Okay. Is that the reason why talagang todo-todo na yung pagbabalik mo sa showbiz? Kailangan. Kasi maraming... Totoo na ba to? Isa sa magandang narinig ko during my, ano, parang my time away from it all. Okay. Is that mas naging mapagbigay ka. Okay. So... it's a good opportunity for me na lalo pang yakapin yung mga umaasa sa'yo. Okay. Huwag kang lumayo. So, maraming pwedeng matulungan. Eh dahil tayo yung pinapalad na nakakatanggap ng sunod-sunod na opportunity para makapagtrabaho at kahit papaano'y kumita. So, ba't hindi ko yun susunggaban? At hindi lang naman yung opportunity to work. There's also a great deal of learning in store for me. So okay. You said there's great learning that you should also consider. Kinausap ka ba ng mga magulang mo, John Lloyd? Nung down na down ka, nagkaroon ka ng mga pagsubok sa buhay, kinausap ka ba ng parents mo? And paano ka nila in-uplift? Ano man sinasabi sa'yo? Paano ka nila ginising? I think nung nagsawa na silang kausapin ako. Nung hindi na nila ako kinakausap. Okay, hindi ka kinakausap. Kasi pag, kidding aside. Paano ba pinapagalitan ng isang sikat na aktor? Ako eh. Ng kanila magulang? Pareho lang din po. Kung paano po yung mga magulang ninyo, ganun lang din po yung mga magulang ko. We're a typical Pinoy household. Okay. Pero ang sinasabi ko ay yung nung moments na tumahimik na lahat, doon mo talaga maririnig yung dapat mong marinig. You're having a lot of projects in the next few months. Ano ba ang aasahan ng madlang people sa'yo? Alam mo, Direk, yan ang isa sa mga gusto kong maging maingat dyan sa paglalahad ng mga naka-line up na project. Kasi okay. Siguro dahil din sa panahon ng crisis, punong-puno ng uncertainty ang lahat ng department, lahat ng field, lahat ng klase ng trabaho. Siguro mas maganda. Yeah. And para mas exciting. Okay. Abangan na lang nila. Oo. Abangan na lang nila. Ang one thing I can assure them, kung sino man yung mga gustong mag-abang, is that I'm willing and ready to work again. Yan ang gusto ng mga tao sa'yo. That's the reason why, John Lloyd, alam mo, marami sa social media. Ang galing ng paninindigan ni John Lloyd. Simpleng tao. Bakit ka nga ba simple? Simpleng tao. Gaano ka simple si John Lloyd? Pinalaki ako ng simple kong mga magulang. Ang nanay ko lumaki sa Nueva Ecija from farmer parent. Ang tatay ko naman laki sa Maynila na he comes from a very hardworking family. Okay. Na dating nasa marble industry. And siguro kaya din yung kinahantungan ng pagkatao natin, nag-uugat din talaga mula sa mga magulang. At ang sabi pa, magaling ka daw kumunik sa mga tao. Sa paninindigan mo. Pag may signal. May signal. Meron bang pagkakataon na sinasabi nila, sana si John Lloyd pwedeng maging public servant. What's your take on that? Tingin ko sa politika, it's a legitimate way of helping people. Okay. Hindi ko ipagkakaila na naglaro siya sa isip ko. Na? Kasi yung pagtulong sa kapwa, parang sa lahat naman sa akin. Anong ibig sabihin naturally naglalaro sa isip mo? Natatakbo ka, mayor? Dahan-dahan lang, Direk. Dahan-dahan lang, Direk. Nakikinig si mayor. kasi syempre, ang pagtulong, di ba parang hindi rin naman din ganun. Gusto mong matulungan lahat ng nangangailangan, lahat ng maaabot mo. Gusto mong matulungan. And unfortunately, syempre, kailangan mong humanap ng sustainable way to do it.
isa yun sa pinaka-sustainable na paraan para makatulong sa kapwa mo. Mm-hmm. Kaya ko lang naman siya naisip. Kaya siya sumagi sa isip. Okay. And today, nung nakita ko yung mga panauhing pangdangal, yung bumubuo ng event nito today, and plus our very special guest, si Secretary Martin Andanar, mm-hmm. pag nakakita ka ng mga ganyang politicians, ma-inspire ka eh. Mm-hmm. Diba? Kasi we're so used to hearing politicians being put in a bad light. And so is that plan to run a public office still alive and refreshing now? Right now, to be perfectly honest and clear. Okay. Syempre, naka-focus tayo sa mga projects na sa mga prior commitments natin sa entertainment, sa film, sa TV. Mm-hmm. So, doon muna ako magfo-focus. Yun namang pagtulong sa kapwa dahil nakakapagtrabaho na tayo ulit. Mm-hmm. Meron tayong resources kahit papaano na makatulong. And mm-hmm. sa ngayon, yun na muna. Pwede na muna yun sa ngayon. Wow. Anong pangarap mo? Kung gusto mag-artista si Elias, yung anak mo, papapayagan mo ba? Siguro, mas i-encourage ko siya na mag-aral muna. Kasi ako, masyado kong maaga pinasok yung industriya namin at a very tender age of 13, 14. Mm-hmm. I would want my son to experience something na hindi ko na-experience nung bata ako. For sure, sabi mo, babalik ka dito sa Siargao, right? Definitely. Pag bumalik ka dito sa Siargao, sinong gusto mong bago mong makasama para mag-surfing? This is a romantic place. Siyempre, sino kaya gusto mong makasama? Chika Minute. Nadali mo ako dyan. Paano? Kinukontrata na ako ni Mayor. Huwag daw ako magsasama ng kahit na sino dahil siya ang mag-iikot sa akin. Talaga? Tuturuan daw niya ako mag-surf. Talaga? Ikaw, Mayor, pama ka talaga. Ikaw umalis. But honestly, Direk, wala. Ang gusto ko talagang isama dito si Elias. Okay. Yung anak ko. Wala nang iba. Tsaka para ang kanyang nanay, Sol. Para at least ma-enjoy niya ang Siargao. Because we like going to places. Kaming dalawa ng anak ko, talagang especially pag andyan ang dagat, wala na. Okay. Andyan kami. Wow. So, definitely, siya ay sasama ko. Kung merong sasama sa amin, okay din naman yan. Okay. John Lloyd, nakikinig lahat ngayon ang mga empleyado, mga namumuno sa Siarelco. Napakatatag ng kanilang kooperatiba. May mensahe ka sa kanila na dito sa liblib na lugar ay okay naman na mabuhay at may maraming pag-asa. Unang-una sa lahat, congratulations po sa inyo. At sa lahat ng mga maaabot pa ng Siarelco, napakapalad nyo dahil yung nakita ko today, paunlad lang ng paunlad itong pinapasok nyo. At yung mga pinagkikwentohan namin ni Mayor kanina na ang dami pala ditong hindi naaabot, relax lang kayo dyan. Darating kami. Okay. Darating ang Radyo Kidlat sa tulong ng Siarelco. Dala ng mga pinakamahalaga at importanteng impormasyon na kakailanganan natin, lalo na sa panahon ngayon. Dapat nakaantabay tayo. Dapat makarating yung dapat makarating sa mga kapwa nating Pilipino. Dahil kung hindi magiging patas ang pamumuhay natin. Marami po kasi ang, at least sa ngayon, talagang nalungkot, na-discouraged sa buhay dahil sa nangyayari. Anong palagi mong pinapalangin sa Panginoon sa ganitong klaseng paghihirap ng ating bayan at ng ating mga kababayan? Ako, dun muna ako sa pagkatapos mong manalangin, di ba? Ang kailangan mo is may magawa ka, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Subukan lang kahit tayo masyadong ma-down. Kasi pagka wala tayong ginagawa, isip lang tayo ng isip. Lalo lang bumibigat yung pakiramdam. Lalong humihirap yung buhay, lalong bumabagal yung mga araw. Siguro yung simpleng bagay na tumayo ka sa kinauupuan mo at pagtimpla mo ng kape yung nanay mo, malaking bagay na. Bigyan mo ng tsinelas yung kauuwi mo lang ang magaling sa trabaho. Yung mga simpleng bagay na dyan tayo makakatawid eh. So ganyan ba ang ginawa mo? Para makabang, gaano ka nakatatag ngayon? Parang ano lang sa akin, Direk. Imbis na magmukmuk tayo, meron tayong
mapapaligaya, meron tayong matutulungan. Isang tabi muna natin yung ating personal, lalo na kung hindi naman talaga nagbabago. Isang tabi natin yun, hanap tayo ng paraan paano makakatulong, paano makakapagbigay sigla, saya sa iba. Huwag tayong makontento na nandun tayo sa isang sulok at tayo nalulungkot lang at walang silbi. John Lloyd, maraming salamat talaga sa mga words mo ngayon. Inspirational. Sana maasahan ka pa din sa lahat ng mga electric coppers na pupunta natin. I'm looking forward to it. And again, thank you. Sa iyo ako nagpapasalamat. Okay. Kasi I witnessed something new today. So, salamat. Ito yung kailangan natin. Yung alam mo yung vibrance nung event today. Okay. Yung energy today and from all the speeches na dinideliver ng ating mga gaya ng isa, yung tinuturing mong amain mo. I mean, yan yung kailangan natin ngayon para ang mga tao ma-inspire. Diba? Hindi na, tama na tayo sa negativity and... Napakaganda ng sinabi mo. Maraming salamat. Salamat din sa lahat ng mga fans na kikinig ngayon sa buong Pilipinas. Meron kang gustong sabihin sa kanila? Wait lang po. Abangan. Paparating na po. Coming soon! John Lloyd, maraming salamat. Sa Radyo Kidlat! John Lloyd, maraming salamat. Thank you, Direk. Sana ay palagi kang safe at palagi kang gabayan ng ating pong may kapal. Salamat. Sa pagbisita ni John Lloyd Cruz sa isla ng Siargao, tiyak na hindi nito malilimutan ang taglay na ganda ng isla. At mula Siargao patungo Surigao del Norte, naglibot sa iba pang bahagi ng islang aktor. At dito, nabuo ang kanyang pagsuporta sa panunumbalik ng turismo sa Siargao at iba pang tourist spots ng bansa. Dahil batid niya na sa likod ng natatanging tanawin, maraming mga tao ang nakasalalay ang kanilang kinabukasan sa likas na yaman ng Siargao. Patunay ang pagkakatatag ng Sarelco Radyo Kidlat 98.5 radio station sa sinserong pag-aagapay ng kooperatiba sa mga pinaglilingkuran nito. Tulad ng lampara, umaasa sila na mabibigyang liwanag ng Sarelco ang mga member consumer owners patungkol sa nangyayari sa kooperatiba at sa lipunang kanilang kinabibilangan. Pangako rin ng kooperatiba na higit pa sa pag-empower ng mga member consumer owners, magiging instrumento rin ang istasyon upang ibalik ang sigla ng turismo sa Siargao na balang araw lalo pang kilalanin ng buong mundo. Para kay John Lloyd Cruz, ang kanyang paglalakbay sa isla ng Siargao kasama ang tagumpay na natatamasa ngayon ng Sarelco ay isang hudyat ng malaking pagbabago sa muling pagkakabuhay sa ekonomiya ng isla ng Siargao. Sa makabagong panahon, ang bawat Pilipino dapat ay alam ang mga isyu. Sari-saring kwento, iba't ibang interpretasyon. Ang mahalaga, ating pinag-usapan para mas lalong maintindihan. Hanggang sa muli, ako po si Cesar Soriano. Maraming salamat at ito ang Isyu One-on-One.